pwede lang, natural lang ang discovery na topic. So, let's define science and technology writing. Then, identify science news article because my topic will focus on news writing, sci-tech news. And then, determine the elements of science writing. Distinguish the basic structure of news and then gain greater appreciation for the importance of writing skills in science and right. So, let's start our session this morning with a video presentation. Umina ang mga ebidensyon ng mga estudyante ni Pinoy sa exhibit ng National Science and Technology Week sa World Trade Center sa Pasay City. Kaya na lang ang device na kaya makadetect ng microplastics sa tubig o yung plastic na di nakikita ng mata sa sobrang liit at delikado para sa kalusugan at kapaligiran. Kuwaya ng estudyante si David Atwood ng Philippine Science High School Center for Science. May mga electric vehicle days gaya ng converted tricycle o C-Trike ng mga taga-Cagayan State University. Mas tipid daw ito dahil hindi na gasolina. Uwi na rin ng electric boat ng mga taga-Makuha University. Napabilib na mga yan si Pangulong Bongbong Marcos. Pangako ng Pangulo tuloy ang pagsuporta ng gobyerno sa mga scientists ng bansa. Kailangan daw ang kanilang kaalaman at kakayahan para mapapundi ang buhay ng mga kapwa ng Pilipinas. What we have seen is an example of a sci-tech news broadcast, and no news broadcast. Okay. So what was the news about? What were the three significant inventions mentioned? Record-breaking comet, 100,000 times more massive than a typical comet around the sun, is seen moving closer to Earth. Meteor Dog will give us the details live. Okay. The comet known as Bernardinelli Bernstein is traveling at 23,000 miles per hour towards the center of the solar system, but NASA states that we are completely safe. The Hubble comet is the largest icy body identified by the Hubble Space Telescope to date, with its nucleus measuring around 80 miles across and is 50 times bigger than the heart of most comets. The comet was first observed in 2010 and is believed to be billions of years old and has been falling back towards the sun for over a million years. Professor of Planetary Science and Astronomy at the University of California, Los Angeles, David Chu said, "This is the only tip of the iceberg for many other comets in our solar system." He also stated that the comet has always been suspected to be huge due to its brightness from a distance. According to NASA, the comet will not get closer than a billion miles from the sun, which it will not reach until 2031. Kat? How would a discovery like this be beneficial to NASA? This comet would help NASA to better characterize the Oort cloud where it came from. For researchers, the Oort cloud still remains a theoretical concept of a cloud that surrounds our solar system. And by studying the record-breaking comet, they will be able to understand, for example, just how large could the objects be from that cloud. Back to you, Kat. Thank you, Weaver Dog, reporting live from Australia. What's the second news about? Were you able to comprehend the two news that you have watched and listened to? Okay. Not really. Why did you say so much? In terms of the content or in terms of the object? That's a bit heartbreaking because you can throw that in all the time. How can try Koan, but it's not working. Hindi mo nila ito, like class, so wala kayo wow, no? For Koan, sir. But anyway, if mo siya tanawan ang content, i-Koan mo siya in a way na masabtan yung kala
mga ordinary, ordinary citizens. So, kung ano sa tanahon, in a way, kuwangan pa si Ja na mas ma natos ma-clarify that that is the word of the SciTech members. Okay? Na mas maklaro pa sa mga common na citizens. Okay? Hindi mga scientists. Okay? So, for 50% sa 50% din. But siguro kung dito para to watch show, mas masaklan pa. Later na pa, kaya pa siya yung tanaw na video niya as taas. So, I hope. Anyway, naman po si Jai graphic. So, visual. Hindi mo sa nagtang visual learners ka noon. Kaysa, auditory learners mo. Okay, so, what then is science writing? Okay. Mga expert today. Mga science writing? So, it's actually it's writing about the subject science and technology and science. So oftentimes it should not be technical. So it should be non-technical for non-technical persons as well. Okay? So a lot of purpose is to make that science article into something na makarelate ang mga ordinary non-scientists or non-technical readers. So, a science writer, therefore, should be able to communicate clearly and effectively so that ang pag-translate, less po ang gamit ito na jargon sa para mag-translate ang mga scientific reports into stories. Okay. Pero scientific report po siya, bumabas na kaya ka, manuspid na, no? Ito pa, alam niya, baka pag-alang daghan ng series, analysis na rin, no? Mga jargon, step at one. So, especially for elementary teachers na kuhan. Kapitaw na sa kung siguro sa mga bata o mag-kuhan ka, mag-tenta, medyo, I don't know if ako lang yung opinion ha, siguro mas daghan na nga kung i-info sa elementary compared sa secondary. Sakto ba ko? Or nili ko ba? Pariha ba? Pariha ba? Sige. Okay. Siguro ba kayo? Nalaman na rin ni ako na nag-accept sa mga reality, no? Okay, so, therefore, ang rules of other writers is you are the interpreter and the translator. Interpret mo ang kung sa yung science na article not kung sa ordinary na mankind. Okay, at hindi mga scientists din sila. Hindi nila love ang science and technology. Kaya, what will you do na ma-love nila, ma-understand nila, umabali nila. Next, translator. So, ang mga scientific, yung mga nila na technical jargons into simple language. Ito, mamiro sa mga science writers. Okay. Areas, ang area of yung science and technology, no? So, global goals, yes. Okay. So, there are three elements of science writing. We have technical, content, and ethics. If you say technical, it should be, it should have a headline, which is catchy, but appropriate. So, dili kayo te catchy na, magpatakal mo na, it should be appropriate. So, to your target readers. Next, it should have a clearly written meaning. Okay. Next, it should be coherent. Okay. So, dapat, ang imong headline, angle sa imong lead, angle sa imong next na paragraph, angle sa imong... So, dapat na nasa siya yung lead. Okay, like lead by connection. Connected sila. Hindi pa nga sa itong wifi, sa high demand sila. Okay, dapat connected siya. Next, it utilizes graph, labels, panayang na chart, properly cropped and caption pictures. So, para na nisa ka itong picture, may para ito sa layout, no? Okay, so layout na ka. Alright. So, how about the content? It should present relevant and timely issues on science and technology. Last night, what happened? Is there a such a phenomenon? No, no, no. Yes. Bernard, Valor, Bernard. Well, I don't know. Okay, there are some
kailangan ko yung mga terms na ginagamit siya na ito i-explain or ibutan mo siya. Hindi siya po yung i-elect na data or facts. Okay? Next, utilize facts from interviews, document reviews, data analysis, and other reliable sources. So, dapat ang iyong sources mo reliable. Mas pinot o mundo ng triangulation, di ba? Bakas sa source, okay ka na. Bakas sa source, may nakagyan na. Same topic, but different sources. To check kung okay ba siya yung source. Are they saying the same thing? Or are they not? What went wrong? Why are they having the same views? Why are they having different views? So, triangulation. You verify your facts. Next, ethics. Okay, besides scientific references, statistics, and relevant figures, facts to support the credibility and statement of your narratives, of your article. So, of course, kato, doon naman ang address, doon naman i-check, no? Then, hindi mo na pupunta sa lagi, pang-referred, hindi kayo pwede na rin, wala na tayo. Aside sa editorial, no? Sa news, kaya kinala mo ito naman, kung ano dahil nakikapasihan, kung sa socialism, kaya ito, kung sa tuloy play, ato, ano yun na? DOH representative ba? Kung sa pala, NASA ba? NASA representative? O. So, dapat na kayo palitan ko, pinsan ko sila mga ganun. So, hindi ka nung ginanaanis ang kanang article na nilang post mo. Ang pasa yung nabuka. Especially kung mag-interview ka, like scientist, kung mag-interview or professor, dahil wala sila na kanang mga ko na is distinguished na sila in the field of science and technology. So, dapat refer you na sila yung mga properly. Okay? Then what then are the reasons why are you doing science and writing? It's not only for contests, it's not for only for promotion, right? Yeah, I don't know, fill up the points. One of the 3 or 5 points division? No, 3 or 5? 3 points. Region 5, the national 10. So, I know, so, pilihan ka na, ha? Okay, mga kalitos na, mga extra-extra, mga bonus na. We are doing SciTech because of these 6 reasons. First, to promote scientific literacy. Okay, para matubas, farthest of the farthest, makasabog, doon sa lang yung pasabog na, what kind of COVID vaccine is Moderna? Kung sa'yo nagtabog na occurrence, sabi, yung sa kalitos na, karoon na yung tabog na virus na ito sa atong moon. So, dapat ako isa reach out ulit mag-inform sila na. Second, is to present technical and complicated scientific terms na in simpler way. Okay? Para ang science project, para na sa tanahan, hindi na sa para sa pitila, mag-inadito na pitila na mag-inpost, anak ko, puno sa upan, spread your wings. Next, localized science stories. Then, celebrate the wonders of nature, di ba? May mga discover na, nakita mo recently sa Facebook na nag-post na bagong discovery na species of flower. Ano mo, bagong siya na species.